ayan, kung gusto niyo gumamit din ng ganito, makaiwas kayo sa bahay. So, ito yung binibili ko. Ayan. Meron ka bang naka-SOP? What's up mga ka-team? And welcome back to my channel, Team Passes Vlogs. And for today's video guys, ayan, isishare ko lang sa inyo guys kung ano yung niluluto kong pagkain. And especially yung binabaon ko sa work. Hindi kasi ako kasi guys nagra-rice. So ano yung pinapalit ko sa rice? Ayan. So ang niluluto ko guys, instead of rice, ay bumibili ako ng cauliflower rice. Ayan, nagluluto ko ng cauliflower rice. So, iba't ibang luto ng cauliflower rice yung pwede nyo lutuin. So ngayon, dahil naubusan ako ng cauliflower rice, pupunta muna ako sa superstore, sa bilihan ng cauliflower rice. Kahit yung fresh na cauliflower na manually na ginagawa, iniayad-yad doon, naubusan na rin ako. So, bibili ako nung naka-frozen lang. So, fresh naman yun, fresh frozen. Tapos para madaling lutuin, ayun. So ayun nga pala guys, sa mga bago sa aking channel, ayan, this is Team Passes. Huwag mo kong kalimutang i-subscribe and mag-comment ka na rin, mag-like at hit ang aking notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos pa na i-upload, ayun! At ngayon guys, dahil naubusan nga ng cauliflower rice, ay pupunta muna ako sa superstore, ayan, sa bilihan ng cauliflower rice. Ayan, so magdadrive muna tayo, ayan. Sakay muna tayo sa sasakyan, ayan. Wala akong cameraman. Ayan. So ako rin yung maghahawak ng camera, ayan. Habang nagde-drive. Oh, gusto maghihingi kasama pala yung dalawa sa likod. Hi. Ayun. Ayun. So drive muna tayo, guys. Ayan, hindi ko mahawakan yung camera. So, see you guys. Guys, nandito na tayo sa superstore. So bawal lumabas, pero pag sinabing pag bawal lumabas ng walang mask, ayan, kasi ipinatupad na rin dito ang mandatory mask. Ang walang mask, $100. Ayan, suot na natin yung mask natin. Ayan, tara na, baka tayo mapagsarahan. Ano muna kayo? Isang buong ganito ay $297. So mura siya kasi pagka minsan guys, ito ay nasa $5 to $6. Ayan. So ito yung fresh, pero minsan busy ako, wala akong time para i-grated to, kaya binibili ko yung frozen. So bibili din ako nito sa dito. Tapos pupunta ako dun sa may frozen section, meron dun mga nabibili na frozen. Ayan, tara, napakita ko sa inyo. Ayun guys, eto guys yung cauliflower rice na frozen yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung ating cauliflower rice na PC, yung Tatak President Choice. Ayan, and then meron tayo isang cauliflower rice dito na Green Giant, yung kanyang Tatak. Ayan, so ang binibili ko dito pag nandito ako sa superstore, itong cauliflower na ano siya, na ready na, itong President Choice. Minsan naman dito ako bumibili na itong Green Giant kasi kahit saan dito merong nabibili niyan. Ayan. So kung walang mabibiling ganito, kung gusto niyo mag ayan, kung gusto niyo gumamit din ng ganito, makaiwas kayo sa rice. So ito yung binibili ko. Ayan. Pakyawin natin 'to. Ay, wala na kasi, isang piraso na lang. Ayan. Ayan, bumili tayo nito. Kasi naubusan ako eh. Ayan. Ayun. So ayun, pauwi na ako guys. Bayaran ko lang to. Tapos magluto na ako ng pagkain ko. Pagkain namin. Kasi ako lang talaga hindi nagra-rice sa amin. Yun. So, ayun. Pauwi na muna. Tanggal muna tayo ng face mask. Kasi tayo naman nasa loob ng sasakyan. Pwede naman. Ayan. So, pauwi muna. Malapit lang naman dito yung palengke sa amin. Palengke. Pamilyahan. Kung lalakadin mo siguro mga 20 minutes o 15 minutes. Kung gusto mong takbuhin, 5 minutes lang.
Kung gusto mong i-drive ay 3 minutes lang. Yan. A few moments later. Yun na nga, nandito na ako sa bahay, guys. Magluluto na ako ng ating pagkain. Ayan, ang ating cauliflower fried rice. At saka magluluto ako ng tilapia. Ayan, shoutout sa tilapia. Ayan, ang tilapia ang sariwang fresh from the farm. Ayan, fresh from the farm ng frozen. Wala ditong fresh na tilapia, guys. Puro frozen. Ayan, pero fresh na rin kaysa wala. Ayan. Fresh from the freezer. Fresh from the freezer ng mga superstore, ng mga supermarket. Ayan. So ngayon, napakadali lang ang ating lulutuin. Ayan. Ayan. At shoutout ng shoutout yung anak ko sa likod. Hi! 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 Maghihim mo na, hi! Say hi! Hi! Amos ka, oh! Ayan. So, magluluto muna tayo ng tilapia, guys. Ayan. Wala akong tagahawak ng camera, eh. Ayan. So, alam niyo naman sa pagluluto ng salsyado. Salsyado, kailangan natin siyempre ng tilapia. Piprito natin. Salsyado. Salsyado. Char. Salsyado. Yan, lagyan natin ng asin yan. Yung tilapia natin. Ikutin natin yan ng mahilo. Yan. Yan. Shout out sa Himalayan salt. Ayan. So, kailangan yung mantika mainit. Okay, yung papayag na hindi mainit, ha? Hindi maluluto. Okay, yung ang ating ano, ang ating lulutuin. Yan. A few moments later. So ayun, naluto na natin yung tilapia na naprito ko na. Ngayon magluluto naman tayo ng ating igigisa yung ating sibuyas, kamatis, at saka yung ating bawang para makapagluto tayo ng salsyadong salsyadong tilapia. Yan. So mainit na, pakulo natin ng lagyan natin ng mantika. Mantika ko guys, olive oil kasi healthy to. Healthy. Yeah, tapos ilagay natin yung tapos sunod natin tong sibuyas. Tapos sunod natin yung ating tomatoes. Ng paminta at saka ng asin. Yan ang ginagawa ko. Yun ang way ko ng pagluluto. Ayan. Asin at saka paminta. Tapos add ako ng water. Diba? So ito kasi ay healthy food. Pwede din siya sa ketogenic diet kung naka-diet kayo kasi low carb tong tilapia, yung salsyado ng tilapia. Basta huwag niyong lalagyan ng ibang ingredients, di ba? Kasi yung iba nilalagyan ng breadcrumbs o kung ano pa. Pero kung healthy nga kasi naka-diet ka, so huwag mo nang lagyan ng ibang ingredients, di ba? Ayan. Tapos, pag ganyan, so ilalagay ko na itong ano, ilalagay ko na itong binating itlog. Yan, binati ko na yan guys. Kaya mag-alala. Kakabati ko ng iba. Maganda yung ako na lang yung nagbabati. Yan, ganyan. Yan. Tapos, yan na. Haluin lang natin ng konti. Wala pa yung panghalo. Ayan. Yan sa ibabaw. Hanggang sa maluto. Pasimple lang. Ayan. Nagdagan ulit natin ng konting paminta at asin kasi baka walang lasa. Baka lang. Para mukhang maalat na. Yung maalat na maalat, yung magkakasakit ka na no? Sa sobrang alat. Hindi naman. So, sa, ano ko, nasanay na ako magluto niya. Ayan, ang camera na iniigit. Oh, di ba? Ang sarap. Oh, masaya. Yan, yan ang ulam. Yan. Tapos ngayon guys, ay tuturuan naman ako kayo kung paano ako ginagawa yung rice ko. Ayan, kasi ano talaga, hindi talaga ako nagra-rice. Nagra-rice ako ay bihira lang. Halimbawa, nag-out-of-town, nag-outing. So, ayun, mapipilita ka talagang mag-rice. Pero, minsan lang, ayun. Diba, ikaw gustong-gusto mong lumiit yung chan mo. Pero, ang lakas mong magkane. Yeah, sorry ha. Pero, ito ay gusto ko. Ginusto ko to, hindi mag-rice. Okay sa akin kasi ayoko kasing malaki yung chan guys. Ayan, kung gusto niyo ding lumaki yung chan,
eh bawasan nyo yung rice. Alam kong mahirap para sa'yo, pero kung gusto mo, maraming paraan. Kung ayaw mo, eh di magdahilan ka. So option natin yan, kanya-kanya tayo ng gusto sa buhay. Yeah, kung eh gusto mo yan, eh sige. Kung gusto mo, ayaw mo yan, eh sige din yan. So ganun lang yan. Sa mga first time magluto ng cauliflower rice, ano, pag frozen yung ginagamit nyo, talagang ganito siya. Ayan. Medyo matagal na haluan to. Kasi nga frozen, kailangan natin mapalambot yung cauliflower natin. Ayan. Diba, sa tingin pa lang mukhang rice na siya. Oh. Ayan. Yung mga hindi sanay, ang hirap talaga. Meron akong kaibigan na nag-try nito, hindi kinaya. Ayun, bumalik siya sa rice. Pero gustong-gusto niyang lumiit ang chan niya. Mahirap yung sabi ko sa una. Lahat naman ang umpisa, mahirap, diba? Pag una, laging masakit yan. Pero pag tagal-tagal, masasanay ka na rin, diba? Tanong lang ang buhay. Diba? So, ayan guys. After 5 minutes, ayan, ready na siya. Luto na yung ating cauliflower garlic rice. Ayan. So, o diba para talagang totoong kanin siya. Ayan. Tapos yung ating nulutong Ayan na yung pagkain na nagda-diet. So, isa ito sa mga meal ko na nagda-diet kasi para maiwasan natin yung pagkain ng maraming rice. So, cauliflower rice, tapos sarsyadong tilapia. Diba? So, may itlog. Ayan. So, hindi tayo gumamit ng mga ingredients na bawal sa pagda-diet. Ayan. So, ayun lang. Diba? Simple lang. Busog ka na dito. Ayun. So, ayun guys, bago ako magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout yung mga nag-comment sa aking huling vlog. Ayan, nakikita nyo sa ating screen. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pag-suporta. Guys, mag-comment po kayo sa aking mga vlog pag umatid po kayo ng premiere para mapuntahan ko rin po kayo at ma-shoutouts ko kayo sa aking vlog na mga susunod. At bukod dyan guys, shoutout ko rin yung aking mga members at mga bagong members ng aking channel. Kay Inday S Vlogs yan, kay Yudelmos Kitchen, kay Wen Manang Kitchenate, Apo ni Antero, Wendy Santoseldes, Wishes and Limbs, kay Uncle Tita, Adelpa Vlog, Miss Leslie at kay Maricel C at kay Angeli Bandola. So ayun guys, maraming salamat po. Magpa-member na po kayo sa aking channel para ma-shoutout ko po kayo every vlog na gagawin ko. Ayan. Huwag niyo po kalimutan i-subscribe din ang aking mga bagong members. Ayan, puntahan niyo po yung kanilang mga channel at susuportahan din po kayo ng malupit. Ayan. So maraming salamat guys sa inyong panonood ng aking vlog at abangan nyo pa po yung aking mga susunod pang vlog. Sa isang araw, mawarin ulit akong vlog. Ayan. So maraming salamat po sa pagsuporta kay Team Passes Vlogs. At inuulit ko guys, kung bago ka sa aking channel, huwag mo kong kalimutang i-subscribe and mag-comment ka na rin, mag-like at i-hit ang aking notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos pa na i-upload. Maraming salamat po at bye-bye!